Sa mga kapwa ko, construction worker dyan, saan ka mang sulok sa mundo ngayon nagtatrabaho bilang construction worker, safety first. I-value natin ng ating safety sa sarili at sa mga kapwa nating katrabaho. Itong hinahawakan ko ngayong outlet, ito ay klase ng outlet na waterproof or waterproof outlet, pang outdoor siya. So dito, ipakita ko sa inyo, sa mga hindi pa naka-install nito, mga kababayan natin, ipakita, i-share ko sa inyo kung paano ito i-install. Mayroon itong mga terminal no sa likod niya, yan. Dahil tugang ito, so kailangan natin majumpiran yung kabila para magkaroon din ng supply. So dito sa kabila, magjumper din tayo dyan. So mamaya ipakita ko sa inyo ang actual na pag-install nito sa labas ng bahay. Basta huwag kalimutan na i-jumperan lang natin itong kabila para magkaroon din ng supply. Ngayon, itong dahil dalawa lang ang nakaabang natin, ito lang dalawa, no? Itong dalawa lang ang pagsaksakan natin ng wire. Sa gitna, wala na tayong mailagay na ground dyan sa gitna ng terminal. So ito, mayroon siyang takip. Kung nakikita nyo, mayroon siyang takip dahil nga pang-outdoor siya, no? Pinutiktahan niya na walang makapasok na tubig sa loob ng outlet dahil napakadelikado kung magkaroon ng moist or tubig sa ilalim ng outlet pag live na siya. Delikado siya kung magkaroon ng short circuit, no? Kaya sinadya sa manufacturer na mayroon siyang takip at mayroong rubber sa gilid. Mamaya ipakita ko sa inyo ang pagtanggal at pag-install nito para magkaroon kayo ng konting idea sa videong ito. So i-open mo lang kung gagamitin mo ito. Kung diba, gusto mong gamitin, i-open mo lang siya. At huwag kalimutang ibalik ang takip pagkatapos gamitin para wala makapasok na tubig sa ilalim. So dito mayroon siyang rubber sa gilid. Yan, itong gilid na yan, mayroon siyang rubber ito. Pamprotect din siya na hindi makapasok ang tubig. So ngayon, i-install ko na to at ipapakita ko sa inyo kung paano siya ikabit sa labas ng bahay. Sa labas kasi ito, nakadesign ito sa panglabas. I-install siya sa labas. So ipakita ko sa inyo ngayon kung paano. So dito, mayroon tayong wire dyan, nakabang. Saksak lang natin yan sa isang terminal at maglagay din tayo ng maiksi para sa jumper. Doon sa kabilang outlet, no, ikabit din natin itong jump maiksi na yan sa kabila. Yung sinasabi ko kanina. Screw muna natin ng mahigpit para hindi siya ma... So, ikabit natin dito sa kabilang terminal. Ayan. Tapos screw natin. Sus. Para hindi siya matanggal. Ganon din sa kabila, maglagay din tayo ng jumper. Para pag mao natin ang circuit breaker, ay magkaroon din ng supply itong isang outlet. So, i-connect natin into parallel connection. Lock it. Na, no? Ayan. So, luwagan muna natin. Ay, siksik natin. Tapos, sipitan.
Ayan, pwede na natin siya i-screw sa mismong utility box. Tanggalin natin itong takip dahil andito ang nasa loob ang screw nito. So, kailangan natin tanggalin siya. Itong screw niya, napailalim siya sa takip. So, yan. Ito yung mayroon din siyang rubber. Itong rubber na to ay protection din na sa gilid na hindi makapasok ang tubig. So, kabit natin itong screw doon sa utility box. Bayo pa na ni matigom ning ko na. Bangro ba kayo? Scrum na natin. Tapos isunod itong rubber. Protection ito. Cover plastic sa outdoor ng outlet. Bago ang bigira na. Pinakatakip niya. Yung rubber. Takpan natin para hindi basta-basta makapasok ang tubig. Wala na siya. Oh. Ganyan lang siya, guys, no? Ganyan lang ang pag-install at ang importante dito yung takip niya at itong rubber. Sana nakatulong ito, ang video ito sa mga kaibigan, mga nanood nito. Sana nakatulong ito, guys, sa inyo. So kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong video na i-upload. Maraming salamat, guys. God bless sa lahat sa mga nanonood nito. Thank you so much. Outlet. Gayo lagi.